sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Tao po? Sino yan? Roxanne, si Cassito. Oh, Cassie. Roxanne, ayusin ko lang yung tape. Gusto lang sana kita kamustahin. Sumasakit pa ba yung sugat mo? Ay, sama na. Minsan, kumikirot lang siya. Salamat, Cassie. Si Mang Leon, asan siya? Pinisita niya si Paco. Ah, ganun ba? Gusto mo, samahan muna kita dito. I can help you around the house habang wala pa si Mang Leon. Hindi na kasi. Ayos lang naman ako. Hindi naman ako nag-iisa. Anong ibig mong sabihin? Eh, hindi naman ako nag-iisa. Nandito si Tito Leon. Uuwi rin siya anytime. Sige na kasi. Magpapahinga na ako. Salamat sa pagbisita. Sige. Basta kapag may nararamdaman kay text mo ako agad, ha? Sasambahan kita sa ospital. Kuya! Saan ka pupunta? Paggabi na. Meron ako importanteng lalakarin. Anak, hindi ba pwede ipagpabukas na lang yan? May kailangan ko talaga idaan nito, eh. Carlos, ito ba yung nag-usapan natin kagabi? Itahe. Hayaan niyo na ako magdesisyon para sa pamilya. Carlos, kung... Pag-usapan na natin to. Ikaw lang naman yung nangako kay Tita Romina. And you're not obligated para samahan ako. Marga, sandali! What? Sasamahan kita sa plano mo. Baka mas mapahama ka pa eh. Well, you better not cause trouble again. Ano bang pinaplano mo? Hello? Ana? Pa? Pa, nasan kayo? Bago muna tayo mag-usap, anak, siguraduhin mo muna na wala kang tao sa tabi mo. Nahirap na. Wala pong tao dito pa. Ako lang pong mag-isa. Kamusta ka na, anak? Ano ba? Magpapagaling nga ba? Pinapagaling ko pa po yung sugat ko, pero okay na po ako. Kayo po yung inaalala ko. Nasaan po ba kayo? Bakit hindi nyo na lang po ako samahan dito? Anak, hindi pa tayo pwedeng magsama. Pero pa... Anak, nasa gitna tayo ng gera. Kahit saka na, ayaw ka talang madamay. Palalo akong mag-aalala niyan eh. Imbis na magkasama tayo, pinipili niyo pong maging mag-isa. Eh kung lumabas na lang kaya kayo, sumuko na lang kayo para hindi na kayo masaktan. Hinding-hindi ako susuko. Kahit ilan pa yung kalabang ko yan, kaya ko yan. Pasensya ka na, anak, ha? Huwag kang mag-alala. Magkakasama rin tayo tulad ng dati. Pero sa ngayon, ang importante, yung kaligtasan mo. Ha? Pag may nagtanong sa'yo, huwag kang sasagot. Sabihin mo, wala kang alam. Yun ang importante. Naintindihan mo? Opo. Anak, alam mo naman kung bakit ko ginagawa ng lahat ng ito, di ba? Para sa'yo to. Para sa kaligtasan mo. Oo. Nandito na ako sa labas. Sige. Thank you.
Carlos. Dala ko na yung mga requirements para sa application. Ako nang bahala magbigay nito sa HR. Nakausap ko na sila at sabi nila kapag ready ka na, you can start as early as tomorrow to work for Camila. Carlos, thank you for accepting my offer. Hindi. Ako ngayon ka lang magpasalamat sa'yo eh. Rumina, ang dami yung nangyari sa atin. Hindi ko alam kung babalik pa sa dati ang lahat. Pero ngayon, hayaan mo ako makabawi sa mga kasalanan na nagawa ko sa'yo noon. Carlos, hindi naman mabubura yon. At naging magkaibigan naman tayo. Handa akong tulungan kita sa kung ano mang paraan na alam ko. Rumina, maraming salamat. Malaking tulong talaga to. Papunta na sa bahay si Kuya Bernard. Okay. That bitch! Ngayon, ginagamit niya naman ang Camila para makuha si Carlos. You know that's not all she's doing. What do you mean? Danny, I worked at Camila's under you before, remember? I have my sources, and a little bird told me na binabalak niya ng palitan ang pangalan ng Camila's. Isasabay niya sa international expansion nila. What? Hindi niya pwedeng gawin yun. That's my mother's name. Apparently, she can. And approved na rin ang board. May binabalak rin silang malaking party para doon. And I guess, mukhang binubura na niya ang lahat ng bahid ng pamilya niya sa kumpanya. Hell will freeze over bago mangyari yun. Susaktay niya si Vanna. Huwag sa kamila. Hello? Magkita tayo. Set ng hearing para sa mamaya yung video. Sigurado kong mamadali nila yung discussion para makuha niya kanyang. Bernard, kahit makuha pa niya yun, hanggang doon lang siya. Dahil hindi ako magpapatalo sa kanya. Well, that's good to hear, Romina. Tuloy ang planong pagpatay kay Romina. Uy, bingo na sa akin yung babae niya. Kailangan maibigay na sa kanya ang premyo niyang kamatayan. Dali lang yun. Kamatayan naman. Pero it should not be easy for Romina. Dapat mailibing siya ng buhay sa ruins ng Camila. And I want to come out as the savior of Camila at the end of it. Lintik, Daniel. Ang dami mo naman hinihingi. I will need your help, Hector. Kailangan ko ng pera. Dali lang yun. Sa ilalim ng pang-apat na paso, naando dun yung susi para sa likod na pinto. May makikita kang cabinet sa kaliwa. Sa likod ng mga damit, may siwang sa isang sulok nun. Tanggalin mo. Tito Leon? Tito Leon?
si Leon? Nangyari kanina. Kung itatanong mo tungkol kay Carlos, naniniwala ka ba sa akin na palabas ng lahat ng yun? Neil, ngayon wala na ang pamilya ni Daniela sa kanya. Sigurado akong ginagawa niya ang lahat para bumalik sila sa kanya. Pero hindi yun mangyayari dahil mismo kay Daniela. Dahil ang tingin niya sa kanilang lahat, kaya niyang kontrolin. At kapag hindi niya nagawa yun, magpapadala siya sa galit niya. Lalo na kung ako ang rason. Para siyang asong ulol na magwawala. At yun ang gagamitin ko laban sa kanya. Sa tingin mo ba, papatulan ka niya ng ganun-ganun lang? Kahit gano'n pa kademonyo si Daniela niya, tao pa rin siya. At lahat ng tao, ang kahinaan nila ang mahal nila sa buhay. At kapag nagpadala si Daniela sa galit niya, at basta-basta na lang sa kilos, kukunin ko yung chance niyan para maisahan siya sa tuwing na may gagawin siya sa akin o sino man sa inyo. Hindi ko siya pupulot. Sa'yo na to. Always so generous. Siguraduhin mo lang, magtatagumpay yung plano mo. Papatayin si Romina. Trust me, we'll get to that. Pero hindi lang yan ang kailangan ko sa'yo. Sabihin mo lang, okay lang. Kailangan ko ng mga tauhan mo para mapaumpisahan ko ng plano ko. Mga bata! Sundin niyo lahat ng iuutos ni Daniela. Kahit ano, naintindihan niyo? Yes, boss. Siguraduhin mo lang mapapatay mo si Romina. Salamat po dito. Roxanne, may problema ba? Narinig ko kausap mo si Mang Leon. Ikaw pala yan. Wala. Parang may pumasok kasi kahapon sa bahay. Pinacheck ko lang kay Tito. Hindi kaya papa mo yun? Kala ko pa naman tumigil ka na. Roxanne, nagbabaka sakali lang ako. Hindi yun si papa. Kung si papa yun, magpapakita siya sa akin. Hindi siya magtatago. Sandali. Okay na to. Just in time. Thank you for your service. Sasamahan niya kayo dun sa factory as outsourced factory workers. Pagdating niyo dun, alam niyo na kung anong gagawin niyo. Just make sure hindi lang Camila ang masisira niyo, kundi pati si Romina. Kami na ang bahala, boss. Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo. May miss call sa cellphone ni Roxanne. Papa yung nakalagay. Ibig sabihin, tumatawag talaga sa kanya si Mang Hector. Nakaligtas siya. See? She's really a liar. Cassie, malapit na mag-pee. Tara, bihis tayo. Sige na, mag-bihis ka na. Ako na bahala kay Roxanne. Bakit? Anong gagawin? Basta ako na bahala sa kanya. Walang problema, Carlos. And lastly, this is your cubicle, your temporary working station. Mike.
Hindi, nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Carlos. Ay, pasensya ka na. Akala ko kasi. Pero nagpapasalamat talaga ako sa'yo dahil malaking tulong itong mabibigay mo sa pamilya ko. Itong trabaho ang binigay mo sa akin. Pasensya ka na. Akala ko. Carlos, binigay ko itong trabaho ito sa'yo dahil alam kong maayos ka magtrabaho. Pwede ka na magsimula. Bossing, gusto mo ba yung mga pasabog namin? Hindi pa dyan nagtatapos yan. Sandali. Kaya, sabi mo, asawa mo. Daddy! Inuwi na kami na makalat mo! Daddy! Anong kailangan mo sa akin? Dahil kay Ma'am Romina, matagal ko nang sinasabi sa kanya na delikado nang gamitin ang makina na yun. Ilang beses nang nasisira, pero hindi siya nakikinig kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na tayo ang mapapahamak sa huli. Hindi totoo yan! Hindi magagawa ni Ma'am Romina yan! Paniwalaan nyo na ang lahat ng gusto nyong paniwalaan. Pero hindi mababago yun na napahamak ang marami sa mga kasamahan natin. Dahil yun sa kapabayaan niya. Romina, may problema tayo. Ang ibig mong sabihin, sumabog yung boiler machine dun sa steam facility para sa kanin mo sa factory. Marami tayong empleyado na sugatan. Sinusugod sila lahat kayo dun sa ospital. Pupuntahan ko sila kung saan sila dinala. Ano bang nangyari? Nasaan ba yung head operator natin? Eh, hindi pa rin nakikita eh. Pero nagkakagulo silang lahat dun ngayon. Bakit? Ikaw yung sinisisi nila sa nangyari. Is this Samantha Wang of the Lee Tan Food Corporation? Yes. The glory days of Camila are over. This is not the perfect time for you to do a partnership with them. Their image in the country is no longer credible. It doesn't matter who I am. I guess the breaking news will make your company think twice. I'll be sending you the link for proof. Hello? What's happening? My gosh!
girl. I'm here, okay? It's showtime. May ayos lang po ba kayo? Ano po nangyari? Ano po nangyari? Ang sabi po nung iba, hinayaan lang doon ni Ma'am Romina na gamitin ng makina. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Matagal na yan sinasabi ni Daniela kay Romina pero hindi siya nakikinig. Tinanggalan pa siya ng pwesto. Gahaman talaga yung si Romina. Wala na siyang ibang iniisip kung hindi ang kikitain niya. Kailangan magkaroon ng hustisya ang nangyari sa mga pamilya ninyo. Sa pabrika. Di ba lang kayong gumagawa ng paraan? Makina pa ang dahilan ng pagsabog. Naghihintay pa ako ng resulta ng investigasyon. Alam namin may pinagdadaanan kayo, ma'am. Pero sana, di niyo kami pinabayaan. Sandali, hindi niyo ako naiintindihan. Wala akong alam tungkol sa makina. Walang nag-report sa akin. Pero kayo pa rin ang may-ari. Responsibilidad niyo kami. Tama ho kayo. Kaya lahat ng kailangan niyo dito, ako nang bahala. Paiimbestigahan ko yung nangyari at sisiguraduhin ko na mananagot ang dapat managot. Ginawa ko na lahat ng gusto mo. Siguro naman pwede na natin patayin si Romina. Not so fast. Maghintay ka lang. Ako ba? Pinagloloko mo? Pagod na ako maghintay. Don't be. Mamamatay si Romina. Sinisigurado ko lang na malinis ang lahat. Sinasabi. Yung paninira kay Romina. You think I'm only doing that para gantihan siya? No. I'm making sure na may alibi tayo kapag pinatay na natin siya. Daniela, linawin mo nga yung sinasabi. Kapag pinatay natin si Romina ngayon, tayo lang ang magiging suspect dahil tayo lang ang kilalang may galit sa kanya. Pero kapag naghintay tayo, natumindi ang galit ng mga taga-Kamila kay Romina, madadagdagan ang may galit sa kanya, madadagdagan ang suspect sa pagpatay sa kanya. Talino ka talaga, Daniela. Pero, hanggang kailan tayo maghihintay? We're so close to that. Maghintay ka lang. Soon, this will all be over. And I assure you, tayo ang mananalo. Thank you.